yung tunnel dito, wala na yung pinaka-entrance sana. Ang mga kasama naming hunters. Doon kasi sa bandang part na yung dati, doon yung kinukuha na natin ang video noon about doon sa may lamesang bato na kung saan ilang treasure hunter nang nag-attempt dati, mga foreigner pa yung iba. Ngayon, natambakan na siya ng bato. Doon kasi sa taas ngayon, ongoing na ang construction. Ayan, makikita nyo po mga kasama naming hunters. At yung tunnel dito, wala na yung pinaka-entrance sana. Tsaka yung dito, may tunnel pang isa dyan eh. Na-close na, natambakan na ng malalaking bato. Ayan. Ayan, ongoing ang construction sa taas. At yung, wala, di natin nalapitan kasi dati ang lamis ng bato. Ngayon wala na, natambakan na. Tapos yung ilog, dati kasi ikot sa sulok. Ngayon pinaikot nila dito sa kabila. For safety. At yung mga buhangin na yan na tinambak nila para ipinkis na gumulong yung bato mula sa itaas ay hindi siya tatama. Kasi dito pa rin naman sa lugar na ito, may mga bangka pang dumadaan dyan. At siyempre kapag naggumugulong yung bato dyan sa itaas, kailangan may harang dito. So pag gumulong yung bato, tumatama dyan sa buhangin na naipader nila at hindi na dumidiretso sa ilog. Ngayon, tungkol naman doon sa usapan ulit na treasure na ating binabantayan, sabi ko nga, kung sinong kontraktor para sa paggawa ng pundasyon nito, swerte niya. Kasi may plan pa kasi dyan na yung ilog niyan, kasi kapag ginawa ng construction dito sa may gitna niyan, yung ilog niyan dapat mailipat pa yan. Ang plan yata, ayon sa ating narinig na impormasyon, yung ilog ipapasok sa bundok na yan. Ililipat para makakreate ng construction dito sa gitna ng tubig, no? Kaya, ayan. Wala na, natambakan na yating lamesang bato doon. Grabe, big volume talaga. Itong lugar talaga ito, may laman talaga ito. Marami kasi mga Japanese ang dumadalaw dito noon. Nag-aalay ng mga bulaklak. So, ayan na. Ayan lang muna ang update mga kababayan sa ongoing construction ng Upper Wawa Dam. Ganda, magandang plano ito. At makakatulong ito sa ating mga kababayan. Ayan. At ang contractor nito ay iba, Chinese. Ayan, nagpapasalamat po muli kami sa inyong patuloy na pagsuporta and shoutout po sa lahat ng aming mga taga-subaybay na laging nakantabay sa operasyon ng Tuklas Ginto. Ayan. At shoutout kay Romando Borja. Marami siguro makukuha ng mga relics ng World War II dyan. Ayon sa mga libro na nabasa ko. Ayan. Sabi ni Romando Borja at ni na bow niya channels. Hello sir, ingat palagi, more power to your channel ninyo. Yan. Si Rex Mascarina, ang contractor hindi alam na may treasure dyan. Totally pure dam lang talaga ang project nila. Mm-hmm, tama po yun. Siguro alam din ng mga Chinese na dam din talaga, pero di natin alam sa likod noon, di ba? And si Maria Deta, swerte na contractor, sabi niya. And si Marta Bacroya, sana matapos na sa tamang oras, idol. Swerte talaga, sabi ni Totoy Mix Vlog. Kapag nakakuha na siya, nga pala boss, bagong kaibigan mo ko, pakaibigan na rin po dyan, sabi ni Totoy Mix Vlog. And Repo Motorcycle Gang, dami treasure talaga sa Montalban dahil dyan nagkuta ang mga Hapon. And Sniper Edge, grabe sir, wasak na talaga ang bundok. Parang ulo ng leon yung bato araw. Siguro ito yung nakapoint doon patawid yung tuturo ni sir. And sabi ni Lester Manginsay, saan na yung bato na may sword, idol? Ayan, ito na yung idol. Ayan. And si Wellcart, ito na yung inaantay ko, boss. Salamat. Arnold Casilba, ibig sabihin niyan, idol,
alam ng kontraktor na may binaon ang mga hapon dyan. O may alam din sila sa pag-treasure. O mare, kasi may scanner sila eh, at high-tech din sila eh. And sabi ni Armand Buktot, nakatulong ba eh ang mahal na nga tubig? Dapat libre na. Ayan, kasi nga yung water, ibibenta doon sa Maynila, sa mga, nung tawag yan, sa mga MWSS. Then, si Regan Francisco, boss, yan po, saan po location nyo dito sa Luzon? Dito po kami sa province of Rizal. And sabi ni Shelo Donato, idol, bakit pinahintulutan sila ng DNR na wasakin, kalbuhin ang kabundo? Actually, hawak po talaga, bawal po talaga ginagawa nila. Actually, may permit sila sa DNR para mag-build ng dam. Ayan. Ang sabi naman ni Willard Elman, vlog ng vlog, sir, para may manood lang ako. Ayan. And Ariel Respo, idol, nakakuha na sila dyan. And ito pa, sabi ni G3P Destroyer, may porsyento din siguro ang government dyan pag may nakuha. At yan, maraming maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta at pagsubaybay. So shout out pa natin dito yung ating mga viewers dito sa kabilang video natin. Ito kay Marta Bacroya, idol, galing talaga yung mag-locate ng location. Always watching vlog. Ed Mariadeta, good morning po sir sa lahat ng napaka-interesting na tunnel operation nyo. And si Silri Lacre, sir, pwede ko bang malaman kung ilang metro ang bago natin matuntun ang tunnel? Actually, ano naman yan eh? Mga estimated bro, mga 20 meters to 10 meters from reference point. At ang sabi naman ni Sniper Edge, ganda ng tunnel sir. Nadali mo sir, galing nyo po mag-decode. Ingat, sabi ni Sniper Edge. Sabi naman ni Antonio Docasin, galing mo bro. And Jonas Asuncion, madali para malagi ako nood sa iyo. Dami kong natutunan. And Rottweiler, lupit talaga. God bless bro. Magandang araw, idol. Kailan kayo ulit babalik sa Operation Hukay? Andy Kim Jun Baron. And Dudes Kodoy, daming ganyan na halaman sa mga pintuntahan na magubat na area. May tunnel pala sa paligid doon. Yan. Don Pedro, galing mo naman bro. May natutunan na naman kami. And TH Treasure Hunting, good job bro. Yan pa dito sa ilalim. Ganyan gusto ko tunnel, sabi ni Rex Mascarina. Itong si Treasure Hunting PH, malakas na ano to, hunters at vlogger. And Rex, tunnel na naman yan ang gusto ko, sabi ni Rex Lion. Sir, watching always. And Arian Hazel Reynes, galing yan, treasure hunter. And ito uli. And Silri Lacre, pa-shoutout sa aking channel. God bless and keep safe. Yan. Shoutout kay Celery Lacre and Willard Elman. Meto, always watching. Ayan. Maraming salamat po. And God bless sa inyong lahat.